Fire signs, welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo today. So fire signs, kung nafe-feel niyo po is very down yung energy niyo today because Mercury retrograde po kasi. So kung kailangan nyong matulog, matulog po kayo kahit buong araw pa yan. Enjoy your day. And enjoy your day sa pagtulog. Yung iba naman po sa inyo, kung ang naiisip nyo is mga problema, i-divert nyo yon sa ano ba yung solusyon na gagawin mo. Okay, so this is the best time to plan. Okay, magpaplano lang kayo. Pero hindi pa kayo gagawa ng action. After Mercury retrograde na po kayo gumawa ng mahalagang desisyon sa life nyo. Okay, kung may babalik man na ex, may magre-reach out. Pero may free will naman kasi kayo. Okay? So it's either tatanggapin nyo yan or meron lang kayong i-close na chapter. Yung iba kasi nagpaparamdam. Magpaparamdam nitong Mercury retrograde, tapos after ng Mercury retrograde, wala na. Naglaho ng parang bula. So, parang sinasabi sa'yo dito ngayong Mercury retrograde is huwag ka munang mag-entertain ng ex. Huwag ka mag-entertain ng ex. Huwag mong i-message yung ex mo. Pigilan mo talaga kung yan yung nararamdaman mo. Tingnan natin. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin kay Fire Signs ngayong araw? So, Sunday ngayon. Ayan, it's time talaga na magnilay-nilay kayo. Pero wag mga problema yung isipin nyo. Sabi ko nga, solusyon. Tignan natin ano yung mensahe sa'yo, Fire Signs. Mensahe po natin kay Fire Signs ngayong araw. Aries, Leo, Sagittarius. Meron tayo ditong vegetarian. Okay, yung iba sa inyo, kaya nahihirapan or sabi natin, kaya parang naninibago, nag-a-adjust pa kayo. Yung iba po kasi sa inyo is ngayon pa lang kayo siguro, ito, binago nyo, ayun yung lifestyle nyo, yung diet nyo, binago nyo yata. So, parang, yung iba sa inyo, this is your, could be first day, or first week, first month, na puro gulay yung kinakain nyo. Okay, sabi sa'yo dito, a new way of eating gives you more energy, greater health, clarity, and stronger manifestation abilities. So, medyo hindi nyo pa ito nararanasan ngayon. Kasi nga, kakaumpisa nyo pa lang. So, naninibago pa yung katawan nyo, nag-a-adjust pa siya. Pero sa matagal ng vegetarian, is talagang mas, ano ba, mas powerful kayo. Mas alam nyo kung paano ba dadalhin yung mga problems nyo. Mas maliwanag ba yung isipan nyo, ganyan. Tas mas magaan din yung pakiramdam nyo. Tignan pa natin. Ano pa po yung mensahe natin kay Fire Signs. Meron tayo ditong marriage. Okay, yung iba sa inyo, kaya siguro nagda-diet kayo, nag-switch kayo dito sa healthy lifestyle kasi malapit na kayong ikasal. Debt paid off. So, meron tayo ditong the old weight and habit of debt is lifted from you and your life. So, yung iba sa inyo, ngayong, kasi sinabi ko yun kung napanood nyo yun, sabi ko, kung meron kayong mga utang bago mag-Mercury retrograde, is bayaran nyo na para hindi kayo mahirapan. So, oo. Iba sa inyo, kaya din kayo na-stress, eto, yung mga bayarin, yung mga utang, yan yung naalala nyo. So, gawan nyo ng plans kung paano nyo ba yan babayaran. Pero huwag muna kayong maglalabas ng pera ngayon. Mahalaga kasi na mayroon ka rin cash na available. Fire signs. Tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo ni Universe. Ano pa po yung mensahe ni Universe kay Fire Signs ngayong araw, Spirit Guide? Tignan po natin. Meron tayo ditong, I am a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. So, ayan, sabi nga dito, you are a spirit. So, diba, you are very powerful and you are here to experience love. So, huwag niyong pahirapan yung sarili niyo pagdating sa love life. Yes, meron tayong mga heartbreaks, 'di ba? Meron tayong mga kasiyahan na nararamdaman sa love. Natural lang 'yan, mararanasan niyo talaga 'yan lahat from heartbreaks to tears of joy. So,
Kung love life to na pinoproblema nyo ngayon, go with the flow lang, but you need to be matatag. Ano ba yun? To be firm, to be able, and oo, kailangan nyo maging matalino at the same time. Tignan pa natin. Ano po yung mensahe? Ano yung mensahe pa natin? Monday. So, on Monday, swap ideas, seek advice. Ayan, kung yung iba sa inyo medyo nadadown or down talaga kayo ngayon, maybe kailangan nyo ng makakausap. Diba, para gumaan naman yung pakiramdam nyo. Some of you are dealing with Sagittarius, Aries, Leo, Sagittarius. So, same. Okay, mas madami siguro ang Sagittarius na nanonood ngayon. Or sabihin natin na fire signs ka, Aries, Leo, or ano is mataas yung or malakas yung Sagittarius energy mo sa inyong natal chart. Iba po sa inyo, kaya kayo nanonood ng video na to dahil kay Sagittarius. Tignan pa po natin. Sabi dito, find a new meaning. Tapos, meron tayo ditong number 5, you decide for yourself 5 days, 5 weeks. Diba? Kailangan mong mag-desisyon. So, kung humihingi ka man ng advice, yung advice na to is guidance mo lang talaga. Katulad ng video na to, guidance mo lang to, fire signs. Ikaw pa rin yung gagawa ng life mo. Ikaw pa rin yung magde-desisyon. Kaya sabi sa'yo dito ni Universe, you decide for yourself 5 weeks or 5 days or 5 weeks. 29, 25, or kung ano man yung favorite number nyo, 295. Oo. So, maybe ayan, after 5 weeks, tsaka kayo mag-decide, or sabi natin, tsaka kayo gumawa ng action dito sa problema nyo. Tignan pa natin. Pagdating naman sa iyong career. Pagdating naman po sa career ni fire signs, spirit guide, ano po yung mensahe natin pagdating sa iyong career? Mayroon tayo ditong page of wands. Ano pa po, spirit guide? Meron tayo ditong king of pentacles at mayroon tayo ditong death card. Nasa ilalim is strength at ang nasa ibabaw is the world. So marami sa inyo nagtatrabaho kayo sa ibang bansa. Okay? Meron dito, gusto nyo nang magpakasal, kaya lang, fire signs is parang gusto nyo munang bayaran or masuklian yung binigay or sabihin natin yung pinampaaral sa inyo ng magulang nyo. Parang ganun, alam mo yun, gusto mo munang bumawi sa kanila. Ito, ang ganda ng iyong finances. Yung iba po sa inyo, nagtatrabaho yata kayo sa bangko. Or could be secretary yung trabaho nyo or finance. Tama ba? Tapos, o kaya cashier. Ayan, yung trabaho ng iba sa inyo. Meron tayo ditong page of wands. So, yung iba po sa inyo is talagang nag-aayos. Kailangan ba presentable kayo pag pupasok kayo sa trabaho? So, marami po sa inyo siguro sa office kayo nagtatrabaho ganyan. Oo. Or yung kailangan mag-makeup pa. So, meron tayo ditong death card, may matatapos. Ayan, so, ito siguro matatapos ito dahil dito siya tumapat is yung mga bayarin mo. Pwede rin na may malapit ng, kung merong may utang sa'yo, baka magbayad na yung taong yan. Tignan natin. Fire signs. Pagdating naman sa iyong finances. Pagdating po sa finances, mayroon tayo ditong 4 of cups. Mayroon tayo ditong 2 of swords, di ba? Medyo hindi ka nga talaga meron tayo ditong Queen of Pentacles. So, ang ganda ng energy mo. A fire sign. So, meron tayo ditong 4 of cups. Tignan mo, naka-blindfold ka. Hindi ka nakatingin sa mga opportunities na nasa harapan mo. Yung iba sa inyo, siguro ito yung pinoproblema nyo. Yung love life nyo. Oo. Yung iba sa inyo, wala naman siguro kayong problema sa pera. Or meron kayong problema sa pera pero mas mahalaga yung problema nyo or mas pinagtutuunan nyo ng pansin yung problema nyo sa love life nyo. So, yun nga, meron tayo ditong 4 of cups pagdating sa iyong finances. So, did mo lang naman maging matalino dito. And ito, meron tayo ditong wheel of fortune. So, maswerte ka. Kaya lang kasi kailangan is
magplano, magdesisyon ka, and tingnan mo yung paligid mo, ano ba yung ma-offer sa'yo ng nasa paligid mo. Kasi minsan nandyan lang yung swerte natin pero hindi natin nakikita kasi doon tayo nakafocus sa nasa likuran natin or sa mga tapos na, sa mga nangyari ng mga bagay. Diba? So, ito meron tayo dito ng Queen of Pentacles. Sinasabi lang din sa'yo dito ni Universe na maging matipid ka ngayon, maging practical ka. Yes, sabi ko nga sa inyo, diba, mahalaga na mayroon kayong cash na available. Always fire signs. So, tignan natin pagdating naman sa iyong love life. Pagdating naman po sa love life ni fire signs, spirit guide, ano po yung mensahe natin? Pagdating sa mga single, in a relationship, at married. Tignan po natin. This is for you, spirit guide. Ano po yung mensahe sa'yo? Meron tayo dito para sa mga single, para sa mga in a relationship, at para sa mga married. Okay, meron tayo ditong mask. Ano yung nararamdaman ng taong ng tao na ito sa'yo? Kung sino man tong paparating. Or maybe ikaw to, nagpapanggap ka na wala ka ng pake sa isang tao. Or hindi mo siya gusto, ganyan. Kung may naliligaw man sa'yo. Tignan natin ano yung feeling sa'yo ng taong ito. Pwedeng nakilala mo na, pwedeng kakilala mo na siya, pwedeng hindi pa. Tignan natin. So, pasensya na po kayo kung naririnig nyo man, may tumatahol na aso. 10 of Cups. Okay, this person is family-oriented. Nakikita ko na pure yung intention nito sa'yo. Maaring may gusto ka na din sa taong to, fire signs, pero tinatago mo. Or maybe yung taong to gusto ka niya, pero tinatago niya dahil natatakot siya na baka i-reject mo siya. So, tingnan natin naman yung feelings ng ex mo. Meron tayo ditong strength. So, yung ex mo is hindi pa nakaka-move on sa'yo. Tingnan mo. May tama pa rin to sa'yo, pero baka wala na siyang gagawin na hakbang. O, diba? Natatakot din siya. May fear siya na nararamdaman. Fire signs as of this moment. Tingnan naman natin para dito sa mga in a relationship. So, magkalayo kayo ng person mo. Siguro nga ito, ready na siyang magpakasal, pero... gusto niya nang magpakasal pero kasi hindi pa siya ready financially yung person mo. Sabi niya sa'yo dito, oh, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Meron tayo ditong 2 of Pentacles. So, yun nga, meron tayo ditong 2 of Pentacles, di ba? Hindi pa yung relationship niyo yung priority niya ngayon. Pero, pinag-iisipan niyang mabuti, oh. Diba? Tamang-tama. Ito para sa inyo talaga to. Gusto niya na magpakasal pero wala pa siyang choice sa ngayon. Oh, lumabas pa to dito. So, gusto ko na talaga niyang pakasalan. Kaya lang medyo naguguluhan siya kung tama bang magmadali siya or ano ba. Yun. Oh, the lovers pa nandito sa ilalim. So, this could be your soulmate, fire signs. Tingnan naman natin, meron tayo ditong camera para naman po sa mga married. Para naman sa mga married spirit guide, mayroon tayo ditong Knight of Cups. Sabi sa'yo dito, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. So, tingnan natin ano pa yung mensahe sa'yo. Mayroon tayo ditong... ano to? Mayroon tayo ditong justice, Knight of Cups and justice, okay? So, parang humihingi yung person mo ng second chance sa'yo, yung asawa mo pala. Queen of Cups, kaya lang medyo, tingnan mo, nakatingin ka dito, we. Nakatingin ka na dito, pero nalulungkot ka pa rin. Gusto mo siyang bigyan ng chance, pero nagdadalawang isip ka na, though mahal mo pa siya, okay? Kino-control mo yung feelings mo. Hindi mo pinapakita sa kanya yung totoong nararamdaman mo. So parang pwede ka ring makarelate dito. 'Di ba sabi ko sa iyo yung ex mo? Ayan, pwede kasi na sa mga married is baka magkahiwalay kayo nitong person mo. So ayan, may feelings pa siya sa iyo kaya lang natatakot siyang gumawa ng hakbang. So ito yun, parang story tuloy. Story nga. Pwedeng ayun oh, siya yung gumawa ng hakbang. Pwedeng pag nagkalakas siya ng loob, gagawa siya ng hakbang. Gagawin niya yung tama kasi alam naman niya yung tama at mali. Alam niya na nagkasala siya kung nagkasala man tong person mo sa iyo. So nasa sa iyo yung huling decision. Okay, so kaya okay, bantayan mo in 5 weeks pwedeng gumawa yung person mo or yung asawa mo ng move towards you. Maring kausapin ka niya. Mukhang magkakalakas to ng loob. Oo. Pwede nga yung Mercury retrograde bumalik yan. Hingi siya ng tawad sa iyo.
Okay? So, yan lang po yung mensahe, Fire Signs. Maraming salamat po and see you again on my next video. Enjoy the rest of your Sunday and more blessings to come. Bye-bye!